po yung bag hanggang ngayon, no, tanghali na meron pa. No? Kanina, pagdaan doon talaga, nag-usap siya na Panginoon, parang usap siya na, kasi may sabi sa 133 ng awit na patungo kay sa pagkakaisa, yung sabi niya parang tulad ng habog sa bundok ng Hermon, no? Ako'y naniniwala na something talaga na wonderful thing yung maranasan natin. Diba mga kapatid? Na talagang ano, ang pagkasi nagsisimula ng glory of God yun eh. Na talagang ano, nagsisimula siya ng ano, ng pagbisita ng Panginoon. Sininiwala ngayong umaga ay binibisita tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya purin po Panginoon at tayo po yung manalangin misa pa, tunay Panginoon. Lord, na talaga Lord, na pipil po namin, even Lord, sa amin nakikita, talaga nakikita, nakakita kami ng kaibahan, Panginoon. Na hindi kami, Lord, talaga naguguluhan dito, kundi Lord, ito'y pagpapala sa amin. Ang salita mo'y nangungusap sa amin, kung paano sikat ang araw, sumisikat at sisimbolo ng pagmamahal mo. At naniwala kami, ang habog na ito, Panginoon, ay ito nagsisimbolo ng pagdilig mo sa aming buhay, Panginoon. Na sabi nga sa Jeremiah 17, Panginoon, katulad namin, ay puno nakatanim sa batisan na mumunga sa kapanahon ng Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Ikontrol mo ang lahat ng ito, ang aming gawain sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po rin po, Panginoon, at tunay na napakahalaga ng pagbibigay po natin. Sabi nga sa Malakay 3:10 na dalhin yung buong buo ang iyong ikapo para may magamit sa aking templo. Subukin yung gabi nito, kundi buksan kundur nga mo ng langit na sukat wala kayong kalagyan. Ayun ba, mga kapatid? Na katulad po nito, mga kapatid, napahalaga na ang ating pinasyal, lalo pa sa pagliligtas ng Panginoon. Amen? Ang daming inaabot niya, mga evangelism natin, no, sa school, sa ginagawa ngayon, nakasama ang mga kabataan, sa banyuhay, mga kapatid, talaga ang sinusuporta ng church yung mga paghayo natin, bagay ang sakyan po natin, no? Pati ang building na yan na ating tinatayo ay ito'y para sa maraming kaluluwa, mga kapatid. Lahat ay preparasyon para sa kaluluwa. Kaya huwag tayo po manghinayang. Eh ba, mga kapatid? Yes. Dahil pagdating sa langit, makikita nyo yung binigay nyo ay naging pagpapala talaga. Amen? Kaya musimula tayo magbigay, mga kapatid. Sige po. Noel, ayon sa taas. Hindi kasi makikita sa likod ng video. Ayon? Hindi, para makunan ka kasi pagka makapagilid ka pagka sa... Hindi, may naka-side dito. Malalagay. Eh, pulpito na naman. Pulpito. Kaya puri po Panginoon sa umaging ito at tunay po na sabi nga sa airplane pagsasakay ka, pass your seatbelt dahil ibig sabihin na para hindi po tayo makapag-concentrate lata at sila pastor daw galing siya sa Singapore para nasa talaga nila yung para safety ka ay ano mo, mag-belt ka. Okay pa mga kapatid? Kaya din mo sa umaging ito ay tunay na napahalaga na maging komportable tayo sa pakinginig ng salita ng Diyos. Kaya pa mga kapatid? Kung paano talaga na yung mga speaker, no, lalo pa sa paglingkong gawain po natin, ay ganoon lang paghahanda ng bawat nagsasalita, ay kailangan handa rin tayong makikinig po ba? Okay po ba? No? At pare-pares po tayo. Ang sabi nga sa awit 133, napakaganda sa pagmasid na sila ng magkakapatid na nagkakaisa. Yung ba mga kapatid? May nangangal, may nakikinig at nagkakaisa po tayo. Tiniwala po tayo, kapag tayo nagkakaisa, binubus po talaga ng Panginoong pagpapala. Yan pa mga kapatid. Kaya ito yung para sa atin. Kasi ang Word of God, ang pagsamba ay pag-worship, ito yung pagbibigyan natin sa Diyos. Yan ba mga kapatid? And then the Word of God, tayo ang binibigyan naman ng Diyos. Yan ba mga kapatid? Kaya yun po, magkaroon po tayo talaga ng full of expectations
sa ating Panginoon, alam po natin ang lahat ng galing sa Panginoon ay talagang napakagagandang bagay. Ayun po ba, mga kapatid? Paniniwala ko hindi lamang ako, hindi lahat tayo po ay nakakaranas po ng mga magagandang gawa ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umaga ito ay nasa, ano po tayo, ang tema po, patuloy po natin ay soul winning breakthrough. Okay ba mga kapatid? Ito'y napahalaga at tuloy sa umaga ito, niwala po ko na ang kalangitan ay ano, nagsasaya sa mga kapatid po natin. Now, sabi isang kaluluwa lang, pagbalik sa Diyos, buong kalangitan ay nagdiriwang. Lahat ng naroon sa langit nagdiriwang. Mga angel ng Panginoon, tumutuwa po sila. At dapat ganun din po tayo mga kapatid, ayun ba? Yes. Sa ating paghayo, katulad ginagawa mga evangelism po natin, sumisili po tayo. Amen? Lahat ka na natutuwa sila kapag may pagliligtas ang Panginoon. At dapat ganun din po tayo. Ayun ba mga kapatid? Yes. Kaya panalangin nga, tinuro sa atin, panalangin natin ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa lupa. Tulad na sa langit. Amen? Mga angel, tuwa-tuwa sila, dapat higit tayong natutuwa sa mga bagong nakaluluwa. Ayun ba mga kapatid? No, ito yung hamon sa atin. Lalo sa mga gawa niyo sa panyuhay. Ayun ba mga kapatid? Dapat nakikita yung presensya natin. Amen? Amen. Alam niyo po ba 1980s, kaya grabe ang Panginoon? Grabe yung punta kayo sa doon. Makapewe, punta kami, sama-sama kami, kahit punong-puno yung sasakyan, paghahayo, kaya grabe ang buhos ng Panginoon. Ayun ba mga kapatid? Talagang ano, heaven ay natutuwa sa mga anak niya na talagang, kasi ganito mga kapatid eh, sabi nga ni Pastor Jovic Crisostomo, ito lang nalaman ko sa sarili ko, pag masaya Panginoon, masaya ako. Pag masaya Panginoon, masaya din ako. Amen? Katulad sa alam ng masaya Panginoon, dapat masaya din tayo. Amen ba mga kapatid? No? Amen? Kaya grabe din ang pagkira sa orosong katulad sa kanila pagkat ano yung kakasama ko doon sa more than conqueror, siguro lima, anim sila na talagang ano, nag-pray kami after, papasalamat, for God talaga, pinag-iisa kami para pagpalain yung mga tao. Amen? Amen ba mga kapatid? Amen! Kaya ang pamagat ng message sa umaga ito yung oras ng pagbabago. Di tayo natatapos sa oras ng pagbabago, niniwala ako na even in giving, magkakaroon tayo ng pagbabago kapag narinig ko yung mesahe ngayong umaga. Yan ba mga kapatid? Ang ating po na text sa umaga sa Mark 16, 15 to 18. Okay. Ang sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong salibutan at ipangaran sa lahat ng mabuting balita. Verse 16, ang sumapalat ay mabuti sa man ay malilita subat ang hindi parurusahan. Okay. Hallelujah. At lalaki patanda sa sino mang sumasampalataya. Sila'y magpapalay sa demonyo sa aking pangalan, magpapalay sila ng demonyo. Mga agsasalita sila ng wika. Tumapagma sila ng ahas at isimano o uminom man lason. At gagaling ang may sakit mapatungan ng kanilang kamay. At gusto ko nga na sa paunang mga salita ng Diyos matalim po sa atin, nakatulad po dito sa Matthew 10:1, Matthew 10:1. And when he called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. No? Ito yung ano, makita natin ang unang pagparito ng ating Panginoon, purpose niya talaga ay ang talagang ano, palayasin ng mga demonyo, no, mga kabatid, kagalingin ng mesakit, no, palayain mga alipin at iligtas tayo. At hindi lang po yun, no, Luke 10, sabi ron, ay ano, pumili siya ng 72 na tao at tunay na binigyan niya rin kapangyarihan, no. At hindi doon natapos mga kabatid. Sa Marxistin, bago umalis ang Panginoon, bago umalis sa langit, ay ito yung salita sa Marxistin 15 to 18. No? Ito yung iniwan niya, ito nga yung tinatawag na Great Commission. Diba mga kapatid? At makita po natin, hindi natapos talaga. Kasi sa doon, at lalakip, sasasampalataya, ang tanda ng kapangyarihan ito, magtatagal sila,
na kapangyarihan ito sa pangalan kong magpapalayas sila ng demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumakot man sila ng ahas o makainom ng lason, hindi sila maano. At gagaling ang may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Amen ba mga kapatid? Kaya ibig sabihin, hindi tumitigil mga kapatid ang utos na ito ng Panginoon sa atin. Okay ba mga kapatid? At sabi ko nga mga kapatid, ang ama ay sobrang pag-ibig, kaya nagplano sila na talagang iligtas tayo, o Panginoon, inaari niya yung buhay niya. No? At sabi sa John 14:16, no? Sa pagbalik ko sa ama, hihingin ko na ang Spirit sa ating isugo para siyang magiging comforter niyo. Alin mo ba ang banal Espiritu mga kapatid, ang daladala niya ng siya pumunta rito, regalo. Okay pa mga kapatid? Sabi sa inyo, isuot ko yung seatbelt nyo. No? Ano ba regalo ng Panginoon ng Holy Spirit? Tapos yung mama nakakalam ng gift of the Holy Spirit. Tapos yung mama, tignan ko po. Ako po, tiya. Ibig sabihin, marami sa inyo hindi pa nakakatagap ng regalo ng Espiritu Santo. It is a gift, mga kapatid, very special for us. Iba, mga kapatid? No? Hallelujah, ito yung pag-aaralan po natin. Kasi ano yung mga kapatid, kung hindi na natin kailangan ito ibibigay ng Panginoon. Amen? Kaya number one, sa Mark 16:15, ang sabi doon, ito yung good news na tinatawag, no? Kumayo kayo. Kaya dapat sa atin, ang bili ng Panginoon sa atin, kung talagang Kristiyano po tayo, humahayo po tayo talaga, go! Okay pa mga kapatid? Amen. Sino mga Kristiyano sa umagi ito? Yung talagang yung alam niyo Kristiyano kayo. Amen. Hindi, taas niyo yung kamay niyo. Amen? Isabihin what? It's a very important ginagawa natin, humahayo po tayo. Amen? Amen. Sa buong salibutan. No? At sabi ron, humayo sa buong salibutan, ipangaring sa lahat ang mabuting balita. No? Ang sumapalataya ay at mabuti sa may maliligtas subal kung hindi iparurusahan, sabi doon. Ano yung napakalagi ng mabuting balita? Okay? Naalala ko kailan sa aparit, meron ako na daan nung umiiyak. Mag-ina sila. Nanakurisan ko sa kanila kasi pagka ako, nag-usap sila tapos yung nanay talagang pumpo yung mata. No? Tapos eh, ano ko, naano kong nilapasan ko, tapos eh, kinitingnan ko sila at bumalik po ako. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako dito, gamitin mo po. Nilalik ko sila, tapos sabi ko nga ano po, gusto ko lang po makatulong po sa inyo kung ano man po problema. At sabi ko nga na, kasi po, napakahalaga po ng Panginoong Espiritu po sa atin po. Na talagang, siya lang po talagang makakatulong po sa atin sa ano man problema po natin. Tapos, bumukas na yung bibig ng nanay, Gigi pangalan. Tapos, yun na yung minikinan yung anak niya, nagluloko, ganyan. Tapos, sinira ko nga yung anak niya, no? Na, sabi ko nga, kasi broken pala sila. No? Yung tatay, tsaka yung nanay. Sabi ko nga sa bata, huwag kang masiraan ng loob. Maraming pa pagkakataon sa iyong buhay. Ay, handaan, Panginoon. No? Biyak yung bata, tumasa sa yung luha. Naalala ko, napakayat na wala sa Panginoon. Pinag-pray ko po sila. At after mapag-pray ko, marinig nilang good news patungkol sa Panginoon. Umuwi na yung nanay sa Manila at sama kong bumalik ng aparit yung bata. Alam niyo mga kapatid, napakarami mga kapatid na nangangailangan. Ang good news, sabi nga ganyan lang, pag-ibig ng Diyos sa buong salibutan, isinugo niya ang kanyang anak upang ang sino masumapalatay, di na mapahamak. Bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, tawa nga si Samson. At totoo to eh. Kasi kailan sila na tumay na iba. At nagsisimula ngayon doon yung kabutihan ng Diyos. Well, sumalaan ko share ko sa kapurihan po ng Panginoon to. Kasi po nung nakalaang last Thursday po, nagkaroon po kami ng gawain po sa D12 namin. Eh ngayon, dapat po napuntahan po namin nakaraan nyo. Ngayon po, dahil pala siya, pumunta sa manggagamot.
Ngayon, probinsya yata, hindi kami natuloy. Natuloy kami nung Webes, nakalang Webes. Eh, tao po na to, talagang pinahihirapan po talaga ng Diablo. Talagang hindi po siya makakain. Pagkakakain siya, hindi niya malunok. Talagang hindi siya makatulog. Ang payat-payat niya, butot balat na. Kasi yung asawa niya, may ano siya, yung problema sa kidney, may bato. Ngayon, nung ano po, nung bago kami pumunta, talagang sabi ko, bago tayo pumunta to, magpakapuspos tayo. Talagang mag-pray kami. Tapos ang gandaan, nagtatangsa ko. Hanggang doon, nandun na kami doon sa iba. Talagang pagpasok ko, sabi nilang ganun. Talaga habang doon, nagtatangsa ko. Puro speaking tongues. Tapos pagdating doon, nung doon na sila mag-asawa, sineshare ko sila sa Panginoon. Tapos pinatanggap mo nga sila sa Panginoon. Ha? Talagang sinet ko yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, ah, Panginoon, mabuti. Hindi kalooban ng Panginoon yung nangyayari sa inyo. Tapos yun nga, sabi ko nga ganun na, sabi nila, nakita daw nila ng mga kasama ko, may lumili pa daw na paru-parong dilaw. Nung hindi ko pa hindi pa namin na ipagpe-pray, then yung pinagpe-pray na namin, talagang damandama ko po yung pangyarihan ng Panginoon, talagang nagkaroon po kami ng talaga spiritual warfare. Habang puro talaga po speaking in tongues, talagang nadamandama ko po na may lumalayas na talagang masama espiritu doon sa mag-asawa, talagang sabi ko, talagang nagkakaroon po ng kapahayagan, nagpapahayag ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan ni Diyos. Tapos pagkayari po nung talagang spiritual warfare, talagang yung pong mag-asawa, yung si ano, inaakap ako, tolo, luha, yung uhok niya, talaga inaakap ako. Tapos nakita ko po talaga na iba yung aura ng mukha niya. Nagkaroon po siya ng deliverance. Tapos yung anong nagkaroon gawa yung miyerkulis, kinahimik po, inubusta ko, sabi ko, umusta niya po si mama mo. Sabi ko na, okay na po. Kasi hindi talaga makakain yun. Tapos yung papa niya, hindi na inoperahan. Talagang nalagay na save nila yung pang-opera po. Ay, 43,000 yata. Ay, nawala yung bato daw. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon talagang nasabi sa akin nga, March 16. Nakapagtayin mo kayo. Kasama natin ng Panginoon. Huwag tayo matakot ng pilay sa demonyo. Yung mga may gagaling at talaga sila yung mga boborn namin. Kaya salamat sa Panginoon, sa Panginoon papapurihan. Amen. Amen. Sige, palapakan po natin ating Panginoon. Amen, mga kapatid. At tunay, ang dami na nangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. No? Patulad nung inayo ako na yon, ang naalala ko na 1980 sila sa Sir Connie San Juan sa Alido, may sakit yung anak nila noon, pinag-pray ko, no, mga kapatid. Gumaling yon at nagsimula na talagang nangalit ka sila. Amen, mga kapatid. Napakahalaga ng good news. Ang good news, mga kapatid, malaman ng mga nasa iba't ibang kalagay na talagang mabibigat na may pag-asa sila. Eh yun ba, mga kapatid? Napahalaga yan. Alam niyo kaya, ako'y may utang ng loob sa bagay nito kung di nabahagi sa akin ang Panginoon. Baka dead bull na ako talaga, malamang dead bull na ako dahil marami kong barikada, patay na sila. No? Hindi ako tinigilan na pamangay ko yung silari pangalan. Actually, nung iyaya ako mag-pray, nasa barikada, nasa labas ako nung kasada. At talagang nag-pray kami, iniwan ko ng embarkada. Tinanggap ko pang, magsimula nung mga kapatid na bago talaga ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Lalo ngayon, amen? Lalo ngayon. Ang sabi nga sa Timothy, ang huling panahon ito'y mababatbat ng kasamaan. No wonder, alam nyo, kung nakikita nyo yung sign yan, amen? This is the last days, amen? Kaya napakahalaga, mga kapatid, malaman natin. Naalala ko, mga kapatid, ang tanging papagpapabago talaga sa buhay ng tao, ang Panginoon. Eh ba, mga kapatid? Hindi mababago yan ang patayan. Eh ba, mga kapatid? No? Kahit patay mo, alam nyo, ganito. Para makita nyo yung talagang katotohanan nito. Minsan, may napatay, no? At tunay, alam nyo na inalam ko yung kweto nang siya pinapatay. Pinapatay na siya, minumura niya yung pumapatay sa kanya. Hanggang talagang babasag talaga siya. Hanggang mamatay siya. Kaya hindi, mga kapatid, mapagbabago yung kamatayan. Eh ba, mga kapatid, patayin mo yan, hindi mababago ang buhay ng tao. Amen? At sabi nga sa 2 Peter 3:9, no, ang Diyos hindi mapagpaliwan sa kanyang pangako. Katulad ng inakala ng iba na nagpapalipo ng Diyos. Bagkus sabi nun siya'y mapagpahinuhod at binibigyan niya pagkakataon ang lahat ng muntong sa pagsisisi. Iba, mga kapatid,
No, ang dami mga pagbabagay, pagbabalik sa Diyos. Amen. Rehabilitation, rehab, hindi sapat yan. Amen? Hindi sapat kahit kano kakahipig, katulad ng bayo ko. Yung kasama ni, kasama kapat ng asawa ko, talagang mahipig yun, namamalo yun. No, hindi rin yan nabago. Amen? Ano na tayong kapagbabago ng buhay ang ating Panginoon. Eh, iba mga kapatid? Amen. Kaya pag-pray po natin mga kapatid, napaka-importante natin at sabi nga sa Roma 10, no? Ang sabi sa Roma 10, no? Paano sila magsisampalataya kung walang mga ngaharal sa kanila? No? At saan, paano sila makakapakinig, no? Kung walang magtuturo sa kanila? Amen? Diba? Ang sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay dumating sa pakikinig lang ng salita ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? Hallelujah. Na nagkaroon kayong pananampalataya at tunay na tinanggap yung Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Doon pa lang nagkakaroon pagbabago yan. O sa pagbabago, dumating yan kapag narinig ng bawat sa mabuting balita. Amen pa mga kapatid? Ang tanong, ano ginagawa natin? Amen? Gospel is a good news. Amen? Hallelujah. Hindi lang good news. Ang gospel talaga naranasan. Amen? Hallelujah. At sabi nga ni Pablo, I'm not ashamed, no, of the gospel of Christ, for it's the power of God and salvation to everyone that believe. Hindi ko kaniya ang ebanghelyo patat itong kapanggihan ng Diyos na nagliligtas. Amen? Okay ba mga kapatid? Amen! Hallelujah! Dapat grateful tayo sa Panginoon kundi ang word of God na pinanampalatayan natin dati pa rin buhay natin. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Palapang nga po natin ang Panginoon. Palapang nag-grateful tayo. Amen? Napakasal baligtas! Amen! Wala na kasalanan! Amen! Wala na kahirapan! Ano yung kasalanan? Ano yun eh? No? Mga kapatid, sanhin ang kahirapan yan. Muli salamat sa Panginoon. Amen? Na siya'y nabayubay sa krus dahil sa ating kasalanan. Huwag tayong makasalanan ay maging matbit na sa buhay na ito. Amen? Okay ba? Kaya nga sumpa ng karamdaman, ano yan eh? Kaya nga nabitin ang Panginoon sa krus dito sa puno, di ba? Ang katubas nun ay sumpa, naging sumpa siya dahil sa atin upang tayo magsigaling sa anong sumpa na inaabot natin. Amen ba mga kapatid? Ang dami sobrang hirap ngayon. Americans talaga. Feeling nila, ano sila, nasa sumpa pa rin. At makakalaya lang sila sa sumpa na yan kapag nahayag natin ang ating Panginoon. Amen mga kapatid? Hallelujah! Oras na pagbabago, mga kapatid. Sabihin natin, oras na pagbabago. Amen! Umayo na tayo! Amen! Hallelujah! Malapit na ang wakas! Amen! Amen! Namamaalam na panahon. Hallelujah! At sabi rito, no, kasunod nito, sabi rito, ang mga sumasampalataya, verse 17 nga, brad. Smart. Tama. 16. Napahalaga mga kapatid ng ano, no? Sabi rito, ang sumasampalataya at mabautismuan, maliligtas. Ako 1985, December 24, nabaptize ako ng Holy Spirit. Napakabuti ng Panginoon. No? Holy Spirit, December 24 sa Manolos. December 27 or 28, baptism ng water. Amen. At magsimula ng mga kapatid, nabago talaga. Totoo yung sinabi sa 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ is a new creation. Amen. All things pass away and all things becomes new. Sabi ron. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sabi ng mga kapatid sa verse 7, and this time, kaya sabi ko mga kapatid eh, and this time, sabi at lalaki pagtanda sa sumasampalataya. Lalaki. Makikita sila nagpapalayas ng demonyo. Magpapalayas sila ng demonyo. Sa aking pangalan. Amen. Sino dito yung nakapagpalayas ng demonyo? Walang tumataas ng kamay. Kasi lalaki daw at tanda. Makikita yan mga kapatid. Ang daming demonyo ay may sumisira ng buhay. Amen?
John 10:10, si Satanas nagpunta rito para magwasak, pumatay, at magnakaw. Kaya kung may na nangyayari pagwasak ng buhay, nagtatrabaho ang devil dyan. Kung ang magandang buhay na dapat sila tamasan natin, kapayapaan sa ating bansa, dapat naranasan natin yun. Iba mga batid? Yung sabihin, hindi dapat tayo nananahimik. Amen? Ang sabi nga ay ano, any sign will follow to them who believe he can, in my name, he can cast out devil. Man, ang dami demonyo minsan sa ating tahanan. Ang nagwawasok na siya sa ating pamilya, pinababayaan ba natin? Ang dami na iiwahiwalay. Even the Christian, amen, mga kapatid. Binubunyan niyo ang gawa ng kaaway, mga kapatid. No, huwag natin pabayaan, meron tayong authority. That's God-given, amen? Hallelujah! Palakpan natin ang Panginoon! Hallelujah, amen? And this son will follow to them who believe. In my name, sabi sa pangalan ko, magpapalayas siya ng demonyo. At sabi ko nga rito, mga kapatid, tingnan muna natin, mga kapatid, no? Sa labanan na ito, no? Tale of the tape. Believer and devil. Parit, devil na doon, kapakilala. Ang si Satan, nagwagilang kay Eva Tadan. Ma'am? Kaya nga kanyang ano, Windows, ayan na, 2-0. Ano? 2, and then all lost. Sabihin, dalawang, nagdagumpay lang siya kay Eva Tadan. Amen, mga kapatid? Pero nang bumalag ang Panginoon, more talo na inabot niya. Amen ba, mga kapatid? Yung nasa Panginoon, they love the tank, is more than conqueror. Amen? Sabi sa Roma 8, Hallelujah, higit pa tayo sa mga nagumpay. Ang sabi nga, sino makapag-iulay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Mga pangunuan ba? Amen? Kamatayan ba? Amen? At sabi nga sa, kaya inuuna yung ano yun, sa Matthew 28:18, ang sabi nga, diba? Pinagkaloob na sa akin ang kapamalan sa langit sa lupa. No? Bago nyo yun, tos kaya kayo'y kung bakit gamin yung alagad ang aking bansa. At sabi nga sa Filipos 2, no, from 6 to 11, at very important dun yung 9 to 11, no, na bagamat siya Diyos, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y nanahan sa atin, no, pinayaan siyang mamatay, siya naging masunuri siya hanggang ama, kaya naman siya itinampok ng Diyos, no, sabi rin sa 9, kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa langit at lupa ay maniniklod sa kanya. Amen! Wala tayong talo. Amen! Okay ba mga kapatid? Minsan pag may demonyo, mayroon mga inaalian demonyo, takot na takot tayo. Hanapin yung leader. No, mga kapatid? Lahat tayo sabi ng end this time will follow to them who believe sa lahat. Amen ba mga kapatid? Amen. Hindi sinabi ito kapag may inaalian demonyo, tawag mo si Pastor John. Talang si Pastor Boyd, Pastor Amante, amen? Ikaw, amen. Sabi mo, ikaw, sabi mo sa katabi mo. Binigyan ka kapamalaan ng Diyos, amen? Palakpan natin, Panginoon! Hallelujah! Kapag alam niyo yung karamdaman, yung iba, talagang nalulungkot ako ang karamdaman, pinagpapasalamat ko dahil sa karamdaman. Yung sabi mga kapatid, yung karamdaman hindi galing sa Panginoon. Ayun ba, mga kapatid? Kapag may karamdaman, palayasin yung demonyo. Amen ba, mga kapatid? What try this, oh? Niloloko ko, tanggal siya. Amen? Okay? Hindi ko sila Diyos na sabi ko kayo kayong masama, marunong magkalob sa inyo ng mabuti sa inyong anak, kaano pa eka ang inyong amang nasa langit. Eh ba mga kapatid? Ayaw natin may karamdaman sa ating mga anak. Lalo pa Diyos! Amen! Hallelujah! Una pa lang pagpanaw ng Panginoon, sabi ko, Spirit of the Lord is upon me to heal the broken hearted. Nagpuntaristo siya para magpagaling. Amen? Hindi para magnakaw, pumatay at magwasak. Ang sabi rito, napakaal nga mga kapatid, alam natin yung ating katayuan. Ngayon ba mga kapatid? Ang source of strength ng demon si Satan, talunan. Ang source of strength ng mga believer, si Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings. Amen? Okay. Kaya napakaal nga mga kapatid na, sabi nga, ito mga kapitan truto, sa pakipaglaban natin. Recognize that we are not in conflict against flesh and blood, but against spiritual forces. Sabi sa Ephesians 6:12, hindi tayo nakikibaka sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, sa mga namamahala sa sanibutan ito. Amen. Recognize that we are not battle against flesh and blood, katulad sa bansa natin. Ba?
Minapinagpapasalamat siya lang. Sige, maubos siya, Christian. Maubos siya mga addict na yan. Hindi sila kalaban natin! E ba mga kapatid? Sila ka na dito. Tatangakay lang sila kaligtasan. Bago natin o sa pagbabago. E ba mga kapatid? We are not battling against flesh and blood. No? But spiritual darkness, spiritual forces na namamayari sa salbutang ito. Amen? E ba mga kapatid? Baguhin natin yung kaya sabi sa Roma 12, magbago tayo ng isip. Amen? Minsan, akala natin, sisiulan tayo. Sabi nga sa John 1:12, ang sino man tumanggap at nanalig sa kanyang anak ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Ba mga kapatid, bilang anak ng Diyos, kahawig mo ang Panginoon. Amen? Powerful, napapalayas ang demonyo. Okay ba? Unang minister ng Panginoon, magpalayas ang demonyo. At sabi nga sa John 14:12, no? Yung ginawa ko, higit pa ang magagawa niyo kaysa rito. Amen? Okay ba mga kapatid? Minsan casualty tayo. Katulad nito yung kalisi David, kaya naging casualty. Kasi nasa labanan yung mga Israelite, naiwan siya. No? Naiwan siya. Kaya ito tignan niyo mga kapatid ha. Babala ito. Naiwan siya sa labanan. Ang mga tao nato sa conquest, nasa banyuhay, nasa hayuan, siya ay nasa bahay. Sabi ng Diablo, eto, ito victim natin, no? Ang ginawa sa kanya, binaling yung mata niya, tignan mo yun, no? Shiba-shiba, naliligo, bold, no? Casualty siya, mga kapatid. Kaya kapag hindi ka lumalaban, mga kapatid, hindi ka nagpapalayas ng demonyo, de-demonyo ka. Kapag, listen to this, ha? Kapag hindi ka marunong palayas sa demonyo, ikaw ang demonyo. Okay, kadami problema, mga anak, kadami problema. No? O bakit? Mga demonyo, hindi mo lang nakikita. Okay? Kaya kapag may ministry ka, may ginagawa ka sa Panginoon, nasa right place ka. In victory and success. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nito guys that we are not in conflict against flesh and blood but against spiritual forces. Number two, have faith that Satan power can be broken in any specific area of his demons act, of his domain. Basahin nga natin sa 2018 ng Acts. Tipinig kay ano kay Pablo, mga kapatid eh, ng Panginoon. Acts 26:18. Tignan niyo po. Meron po dyan. Tignan niyo. 26:18. Ito sabi ni Jesus kay Paul, no? Nung sa, ano siya? Sa Damasco. Nung ano siya, nung buksan ng mata niya. Nung, ano siya ng Panginoon. Ang ikaw ay susuguin ko, sabi ron. To open their eyes para buksan ang kanilang mata that they may turn from darkness to light. Lahat ng, subjected lahat ng katiliman dyan mga kapatid. May turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Yung sabi mga kapatid, kung ano yung pagkakatawag kay Pablo, kalingin tayo, amen? Ang sabi ron pa, sinusubo kita para imulta ang kanilang mata, amen? Amen? That they may turn, God, huwag mo yalas doon. Excuse me. Ayun pala. To open their eyes that they may turn from darkness to light and from power of Satan to Christ, to God. Amen. Ito sila ngayon, oh, from darkness, amen. From addicted, from hallelujah, distraction talaga ng buhay. Ito sila ngayon nasa liwanag. Amen. Yun ang duty natin mga kapatid. Para talitin sa liwanag. Amen. Hallelujah, nakakahirap na nasa dilim. Ano ba yung dilim, mga kapatid? Pag nasa dilim ka, subukan mo sa gabi mo tayo ito, mga ngapa ka talaga, hindi mo pagsasabi dito. Diba? Hindi alam kung saan pupunta tayo mga nasa dilim. Amen? Ang plano ng Diyos, dali sila sa liwanag ng buhay. Ayun ba, mga kapatid? Amen! Ayun ba, mga kapatid? Amen! From darkness to light, from Satan to God, that they may receive forgiveness. Amen! Para makakaranasin ng kapatawaran. Amen.
of sin and receive and share among those who are sanctified by faith in me. Amen. Hallelujah. Amen. O sa pagbabago, mga kapatid. Amen. Ang sabi rito, have faith, magtaroon tayo ng pananampalataya na that Satan power can be broken, mawawasak yan. Amen. In any specific area. Kahit lugar ng mga ano yan, sanggano, lugar ng mga ano yan, prostitute, lugar ng mga ano yan. Amen. Naalala ko, Panginoon, nung siya pumarito, ang sabi ng mga pareseyo, ba't yung guru nyo nakikisama sa mga makasalanan? Pinapokus ng God. Pinapokus si Jesus. Para, sabi nga ng Panginoon, hindi ako naparito para sa mga matwid. Para sa kanila na hindi matwid. Amen? May ba mga kapatid, at saan nagagdin tayo, amen? Narito tayo para, mga kapatid, para sa mga makasalanan, para sa nililigaw. Amen? Ang Panginoon, alam niyo mga kapatid, binigit, inordain tayo, sabi nga John 15:16. No? Inordain niya tayo, talagang, para maging kanyang mata, maging kamay at bibig. Ganyan ba mga kapatid? Tayo yung ano? Hallelujah! Hallelujah! Number to realize that the believer has a powerful spiritual weapon which God has given for the destruction of Satan. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Meron tayong sandata, mga kapatid. Basahin nga natin yun. 2 Corinthians 10, 4 and 5. Kopya iya, mga kapatid. Take note po kayo. Since the weapon of our warfare are not fleshly, but are powerful through blood for the demolition of strongholds, we demolish arguments. Verse 5. And every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God, taking every thought captive to the obedience of Christ. Meron tayong sandata, mga kapatid. Dapat din tayong naluloko sa Satanas. Kung may mga negative na reporting, kung meron mga bagay na negatibo, may sandata tayo. Amen? Dapat hindi tayo napapabagsak ng kasinungalingan. Ayun ba, mga kapatid? Ito nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi sagot ang kamatayan. Patayin mo yan. Di mababago ang tao. Isang hindi nahayag ang salita ng Diyos. Ayun ba, mga kapatid? Hallelujah. At sabi, and every high-minded thing, yung mga kakaisipan, nagmamataas, nagrunungan against the knowledge of God. Dapat matalim tayong mga kapatid para hindi tayo nagiging biktima. Amen. At sabi, ako'y may sandata na kapagpapaguho ng kuta ng kaaway. Ang ito po, iba natatakot, ba't nariyan kayo sa mga adik na yan? Eh kung rat-rating kayo, if God is for us, huwag be against us. Amen? Tapos saan din tayo natatakot? Ang sabi rin ng Panginoon, ang nagpapalagal sa buhay, siya nawawalan. Muli siya nagkakalot ng buhay para saan siya nagkakaroon. Ayun ba mga kapatid? Amen? Para si Paul, may hula sa kanya eh. Kasi Jerusalem, tataling siya eh. Nag-aalala yung mga kapatid. No? Baka ikaw pupunta ron. Ang sabi ni Pablo, ito, kung ito ang plano ng Diyos sa akin, okay lang. Eh, mga kapatid! Kung mamatay tayo, okay lang. Sa langit ka pupunta. Amen? Okay ba, mga kapatid? Ang sabi nga kasi, ang sino sumabalatay, mabuti sa maliligtas, diba di parurusahan? Kawawa yung mga hindi sumasabalataya, parurusahan sila. At sabi rito, can cast out demons, sabi ron. Casting out demons, no? Hallelujah. Hindi tayo palalayasin, tayo magpapalayas. Amen? Hallelujah. Bilis sa 10 minutes na lang. Kasuman pa lang. 850, binigay sa akin itong mic, ano na? Okay? Okay ba? Kailan, parehas lang. Yes, my time, no? Mga kapatid. Okay? 40 minutes ang pilis ang mga nasa sa talent. Makaka-11 ko lang ako. Okay? Sabi rito, mga kapatid, pray in the Spirit. Oh, very important yung pray in the Spirit. Kaya napaka-importante, marunong magsalita sa wika. Prayer
in tongue. Amen. Amen. Weapon yan. Hallelujah. Kaya nga sabi nga mga kapatid, sini magpapalasipon, magsasalita sa ibang wika. No, mga kapatid, verse 17. No? Alam niya kung hindi importante sa atin, binigyan ng Diyos. Sabi nga sa Luke 24:49, huwag kayong alis sa Jerusalem. Di bumaba ba ang Espiritu Santo? No? Ang ginawa ng mga alagad, no, sabi nyo, meron atang 1 kilometro layo dito sa kanilang lugar noon, inaantay nila pagbaba ng Espiritu Santo. Nag-aantay sila ng kapangyarihan. Amen? At bumaba nga sa Acts 2, mga kapatid, si Pedro, na dating sinungaling, pinagkakailang Panginoon, naging ano siya, matamang. Amen? Baso nyo yan. Hallelujah. Very important po, mga kapatid, ang pagsasalita sa wika. Ang sabi rito, mga kapatid, silang Latin. Kaya nga sabi mga kapatid, kung may gagawin ng Diablo, mga kapatid, hindi natin matanggap ang regalo ng Espiritu Santo. Kaya ba, mga kapatid? Kung may gagawin ng Diablo, huwag tayong mag-flow sa spiritual thing. Amen? Ang sabi ni speaking tongues, kaya marami, alam niyo mga wag ko kayong makumpuse, sabi nito, ang pagsasalita sa wika, ito yung kasinlingan, speaking tongues is from devil, hindi sa devil to, mga kapatid. Amen? At sabi nga sa 1 Corinthians 12:3, na ang nagsasalita sa wika, ay hindi masasabi na si, ay ano, yung sabihin niyo, ang nagsasalita sa wika, ay hindi naalihan ng demonyo. Amen? Okay ba, mga kapatid? Speaking tongue is not from devil. No, katulad ng ano, misa nakaanin ka Kristiyano sa demonyo. Amen? Dapat alam natin ang galing ito ng Diyos. Ano yung mga kapatid? Ito yung inintay ng mga alagad na bumaba. Nung bumaba ang Espiritu Santo, ang dami sa kanilang sasalitan sila ng ibang wika. Amen? Okay ba, mga kapatid? At sabi rito, may mga nagsasabi, we don't need it. Hindi ko kailangan yan. Alam niyo mga kapatid, kung di natin kailangan, din sa atin binigay sa atin ng Panginoon ko. At ang magsasalita ng wika, very powerful. Isa na ganti ang mga kapatid eh. Kung nagiging commingle tayo ng, ano, ng Holy Spirit, sabihin directly to God. Directly to God. Nagnanalangin ka, amen. Sabi, kasama ang banal na Espiritu na dumudulog sa Diyos. Kaya nga sabi sa Roma 8:26, no? Yung ating panalangin, hindi tayo marunong manalangin. Pero, yung mga di natin masambit, dinudulog ng Holy Spirit. Amen? Kaya very powerful. Amen? Ang level, ano yung level ng ating Christian life? Patas yan. Amen? Hindi lulubog lilitaw. Okay ba, mga kapatid? Tuloy-tuloy yan. Kaya nga sabi nga sa Isaiah 40:31, ang sino mang nag-iintay sa those who wake up under the new day strength. Ang lakas na parang takpak ng agila, bumapailang lang. Amen? Kayang lumaban sa mga salubong na hangin. Amen? May ba, mga kapatid? Amen? Ako, dami ko nung naranasan to. Alam ko, magkakaroon ng battle. Parang ano, may mga naging battle ako. Binanggahin sa sakyan ko na nakatahimik doon. No? Hallelujah. Iba't iba. Pero mga kapatid, those who wake up under the Lord, ang sino mang sumasabay sa Panginoon. Amen. Hindi napapahinto yan. Diba mga, ako since 1985, wala akong pagbabago. Amen. Alam. Natutunan ko mga kapatid. Amen. Na talagang mag-flow sa Spirit. Laging kinikilala ba ng Spirit na siyang talagang ano ko kaibigan ko. Amen. Diba mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga sasabi sa John 40:16, no? And I will pray to the Father. No? Na hinihingi niya ang banal na Espiritu na siya magiging comforter niyo. Ibig sabihin ng comforter sa parakleto, ibig sabihin sa Greek word ito parakleto. No? Ibig sabihin siya yung advocate mo, helper mo, amen? Kasi nga tayo mga kapatid, ang Panginoon naranasan niya lahat ng hirap. Yung hindi naranasan natin, naranasan lahat ng hirap, amen? Kaya ang banal na Espiritu siya kakatagpo sa ating lahat na dinaranasan, amen? Kahit kung matagpo. Tatutokso ka, amen? Nasa kahirapan ka, amen? Nangihina ka, amen?
May karamdaman ka sa sabi ng banal na Espiritu. Amen. Pinagaling ka na. Amen. Ba, mga kapatid? Laging malinaw na malinaw sa'yo na that if God is for us, sabi nga ng Panginoon eh, siya magpapaalala na natin sa'yo at ako sa inyo. No? Okay pa, mga kapatid? Hallelujah. Laging sariwa sa'yo na if God is for us, who can be against us? Ang sabi niya, ang trabaho natin, manalangin. Amen? At siya ang gagawa ng Himala. Amen? Okay ba, mga kapatid? Hindi mo tayo papagaling siya. Ang kailangan lang sumunod tayo sa Panginoon. Okay ba, mga kapatid? At sabi ito, minsan akala natin, noon lang panahon ng pagbinabasa, noon panahon lang ng mga gawa nangyari sa early church. Ended na noon. Tignan niyo sabi noon, no? Sa March 16, no? Umayaw ko, sino sumapalatay at manalig. Lalaki matanda ito sa ngalong magpapalayas kay demonyo, amen? Diba, company talaga tayo ng Himala, amen? Okay ba, mga kapatid? Kaya ang kingdom of God, eh, hindi lang sa salita, kundi sa gawain ba, mga kapatid? Ang Panginoon din ba sa nangaral lang, nagpagaling siya ng mesa, kinagpalayas ng demonyo. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Tignan mo, benefit ng tax, ha? Benefit ng tax, beneficio nito. Kaya huwag tayong maging weird. Ano ba yung weird? Kakapuspusan sila ang pangyayari dito. No? Kakaiba, no? Hallelujah. Okay ba, mga kapatid? Sabi, how can be a Christian kung tayo ay... Kung, sabi lang, how can be a Christian kung natatakot tayo sa supernatural thing? Misa natatakot tayo, nagbabagsakan sila, dito lang ako. Manood na lang. Nanood na lang. Nanonood na lang. Amen? Amen? Alam niyo, ganito, simple-simple ang sabi ng Panginoon eh. Hintayin niyo pagbaba and you receive power at kayo maging witness. Kaya yung pangako sa nalalakad sa darating spirit sa bigyan ko ang pangyarihan. Ang natin siyang lakad, tatanggap siya ng kapangyarihan. Amen? Hindi ka tatanggap ng kapangyarihan kung marami kang tinatanong. Amen? Amen? At sasabihin ko po sa inyo para sa lahat ng wika. At sabi nga sa Acts 2 verse 4, at sabi sa Acts 2 verse 4, no? Sa gift of God, usahin natin sa 4. No, Acts 2, 4. Then they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, different language as the Spirit gave them ability for speech, sabi ron, at lahat sila ay nagsalita sa wika. It's God's will for us to experience, amen? The gift of the Holy Spirit. Okay ba, mga kapatid? Kaya nga, pagbaba ng Espiritu Santo, there is 9 gifts sa siyang nakaloob. Amen? Speaking tongues, amen? Gift of utterance, speaking tongues, prophecy, amen? Hallelujah. Interpretation of tongue. Tayo mo mag-interpret. Kaloob niya sa inyong Panginoon. Gift of knowledge, discerning spirit. Word of wisdom, word of knowledge, gift of power, faith, working miracles, healing. Okay ba, mga kapatid? Regalo yan na dapat meron tayo. Meron tayo. Sabi mo, meron tayo. Meron. At sabi nga kapag tayo sa lahat ng gift, he started eh. Starting na gift talaga kay Gordani, yung tongue. Amen. Paano magkakaroon ng interpretation ko ng spirit na? No? Kaya kapag nag-ispingitan ka, mga kapatid, ito'y simula ng pagtaas mo pa. Amen? Nagkakaroon ka ng kakayan ng mag-interpret. Nagkakaroon ka ng kakayan ng mag-prophecy. Amen? Nagbo-blow na sa'yo. Amen? Naging higher quality mo as a Christian, as a vessel of honor of God, as a channel of blessing of God. Amen? Tapos talaga yung oras. Tanggapin nyo lang yung may bibigay, mga kapatid. Oras na. Hello pa. Tingnan ko oras. 9. Okay, 5 minutes. Hindi, pa sila pag nangangaral, 9:20 na, hindi pa tapos. Ba't ako? Ano ba yan? Hallelujah. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 44, ang sarili, pamumuhay, pinangulat, ang sasalita ng wika. Kapag nagsasalita ka ng wika, ano yan mga kapatid, sariling pamumuhay ang pinauulad mo. Amen. Dapat maulad ka na. Okay. Okay ba mga kapatid?
Kaso maging oras ng pagbabago, ay huwag ka ng maraming tanong. Isipin mo na lang, tatanggap ka ng kapangyarihan katulad ng mga alagad. Ayun ba mga batid? Kaya mamaya, amen. I believe there is baptism of the Holy Spirit. No, sabi nga ng Panginoon sa 11:13, kung kayong masama, maroon ka ng magkalob ng mabuti sa anak, gano'n pang yung ama na sa langit, bibigyan niya ang Espiritu Santo. Amen? Okay pa mga batid, lahat sa panyuhay, sabi ro, sino mong nanalig? Amen? At ang lalakbat tanda sa anong mananalig, amen? Sila yung magpapalay, sino mo yung magsasalita sa wika, amen? Available sa umaging ito, amen ba mga batid, ang regalo ng Espiritu Santo. Okay pa mga kapatid, mula dito ka sa dulo, available! Amen! Ang sarap na buhay na powerful ka, ginagamit ka ng Diyos, amen! Okay pa mga kapatid, ang sarap na buhay, ginagamit ka ng Diyos, humahayo ka, amen! Hallelujah! Ang sabi nga, it's more blessed to give than to receive. Okay pa mga kapatid, ang sarap na kakita ka sa signs and wonder. Gumagano yung may sakit, katulad doon si Ine, kaya si Pastor Cidro noon, pinagpili namin yung mamatay na si Ine, no? Asawa ni Pastor Cidro. No? Pinagpili namin na maris yan ng Pastor Tony. Nangusap ang Panginoon, dear Mike. Kaya kapag nagpupulo ka, nangusap ang Panginoon. Kapag nagpupulo ka, nangusap ang Panginoon. Ayun ba mga kapatid? Sinabi ng Panginoon, dear Mike, 23, 21, 22, sa answer to you, show the great mighty things. Alam mo, pagkala namin na-pray, tumayo si Ine. Okay ba mga kapatid? Kaya simula, nagiging ano, na-establish sa iyo yung talagang ano, na ikaw talagang blessed. There's a gifted ka, amen? Okay ba, mga kapatid? Yes, si Sulita, oh. Nakaranas yung magpalayas ng demonyo. Sa pangalawang ulit, pampira, natural na magpalayas ng demonyo. Amen? Para si David, nung patay si Goliath, mga Israelita, may mahigati pa. Wala nang problema kahit higati sa Israelita. Napatay na nila. Gigante. Ano ba mga kapatid? Hallelujah. 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 Kaya pangyarihan, this gift lead us to a higher gifts. Vision. Nakakalang marunong na makita ng pangit tayo sa last day, di ba? Prophecy, healing, deliverance. Hallelujah. Kaya plano na agad sa umaga ito. Sabi nga, freely you receive, freely you give. So, kaya yung ginagawa natin mga kapatid, no? Kaya kung sa church na to, ito yung Pentecostal, amen? Naniniwala sa mga giftings, amen? Sa mga kaloob. Amen? At sabi nga, tinanggap nyo, walang bayad. Ibahagi nyo rin sa iba na walang bayad. Para sa inyo mga kapatid, amen? Palapakan nyo Panginoon, amen? Ako po, ito po yung talaga yung asap ko. Nakita ko ang mga kapatid na nanagumpay din. Humahayo, hindi natatakot. Man, papalayas si demonyo. Nangangalag at sabihin, baka ratrating kayo dyan. Man, oh, parang natakot kayong ratrating. Hallelujah. Hallelujah. Ay si Pablo, masabi nga ni Pablo si John 14, ay sa Acts 14, no? Tignan na, sa 1 Corinthians 14, alam ko kung gaano kahalaga ito, sabi nga ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos pagkat nakapagsasalita ako ng wika na higit sa inyo. Very important kay Pablo, amen? Alam si Pablo, nakakulong lang. Papatay na lang. Alam niya pa rin yung plano na Diyos. Amen? Iba mga kapatid, yung may kaibahan ang puno ng Espiritu Santo kaysa wala, amen? Alam niyo, ganito, tignan niyo mga kapatid, ano? Kung yung mga alagad kaya hindi sila naghintay sa Israel, hindi naghintay sa Jerusalem, ano kayong accomplishment ang pagkagawa nila? No? Ano kayong accomplishment? Walang Acts 2 kung di sila sumunod. Okay ba mga kapatid? Maraming mga tao ngayon namumuhay, hindi iintay. No? Hay, kilos ang kilos na wala ang anointing ng Panginoon. Okay ba mga kapatid? Kaya sino papatuto? Walang tumatayo. No? Si Pedro, nung mapuspos ng Espiritu Santo po, tapang nangangaral sa ipinatay niyo, binuhay na maguli ng Diyos. Ang tapang niya, amen. Amen. E ba mga kapatid? Tapos na. Na, hindi ko. Na po.
8:06. Di pa tapos. Hallelujah. 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 Kaya ito mga kapatid, no? Hallelujah. Sa verse 18, sila hindi maano dumampot man ng aso o minom lang aso, gagaling may sakit na mapatunan ng kamay sa verse 18. Verse 18, bro. Sabi nga sa Luke, no, mga kapatid, makagawin mo ng aso kailan, nakakain ako isparta spaghetti. Sakit ang tiyan ko. Pero hindi nangyari sa akin, mamatay ako. Amen? Ang sabi nito, no mga kapatid, dumampot ka man ng ahas di kamano. Si madami may nakagat na tayo kapatid ng ahas di. Si Pastor Romano, pinagat ng ahas yan. Amen? Mas natakot pa sinin ng hiling nung nakagat ng ahas si Pastor Romano. Ay sabi nito, kung sino ba sa inyo nakagat? Yung nanay niya, alalag. Pero si Romano panatag kasi alam niya katotohan, matuha ka man ng ahas di kamano. Amen mga kapatid? At sabi nga sa Luke 10:19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all power of the enemy, and nothing shall be enemies hurt you. Sabi ron, no mga kapatid, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at alakdan at yumurak sa kapangyarihan is nakaawit, walang makapaisala sa inyo. Alam niyo yung ibig sabihin ng serpent and scorpion, mga kapatid, are terms representing the most dangerous forces of spiritual evil. May ba mga kapatid, daming grabe, amen. Talagang grabe yung isang pagkinos ng demonyo, amen, katulad sa basahan natin. Hindi natural yan, mga kapatid, ang pinapatay na anapatay na sa patungos sa drugs ngayon, 4,000 mahigit. Umulang 5,000 na, mga kapatid. Dapat ma-aware tayo, amen, mga kapatid. Kaya nga, ano eh. No? Kaya nga napakaligan ng ano, ng pray in the spirit. Wicked sa espiritu. Walang imposible kapag nalangin sa espiritu, amen. Kasama mo nalangin ng Espiritu Santo, amen. Amen. Nagiging lahat ay posible, amen. Kapag tayo nalangin sa Espiritu. Serpent scorpions are terms representing the most dangerous force of spiritual evil. Na kahit gano'ng kasama yan, nakikita mo na yan, amen? Amen, okay ba mga kapatid? Kaya i-change ng Panginoon, kaya i-twist ng Panginoon yan, amen? For good. Hallelujah. Kaya sabi nito, serpent scorpions are terms representing the most dangerous force of spiritual evil. Christians have dominion over all evil spirit because Christ has given us power and authority over Satan. Bigyan natin kapahamalan. Sabi niya, di ba? In my name, you can cast out devil. Amen ba? Hindi tayo mo kapapalay sa sarili lang, kundi binigyan tayo, amen, ng authority. Kaya ba mga kapatid? Mister, ang daming matalagang ano, makita mo talaga, eh, di ba? Kaya sabi sa Ephesians, you know? Kaya tayo nag-ibaka sa hindi lamang at bro, kundi sa mga spiritual na mga mesal butang makapangyari niya, sabi rin, mga namamahala. Amen? Hallelujah. Ngunit, ang sabi nga ng Panginoon, Christians have dominion over evil spirit because Christ has given us power and authority over Satan. At gagawin yung mesakin ng mga patungan ng kalkamay. Binigyan sa mga alagad niya sa Church of Christ 18, amen. Hallelujah. Kaya po rin ang Panginoon, mga kapatid, tayo tumayo, amen. Invite this music po natin. Manalig po tayo, amen. There is something. Kanina pa, amen. Hallelujah. Ng Panginoon. Ito yung oso pagbabago, amen. Okay ba, mga kapatid? Sino magtitiwala sa Panginoon, nagpapanibago si Bilayan. Amen. Alam nyo, 1985, bago ko mag-baptize ng Holy Spirit, dumating sa akin yung piso ko, inaano na naman akong mag-abot ng pakwan, pusulit. Umiiyak ko sa Panginoon habang inaabot ko, umiiyak ko pag umiiyak ko, at ang usap sa akin ng Panginoon, bibigyan pa kita ng isang patnuba. After one week sa Balolos, kami nila Pastor Gordon, Sister John, Brother Henning, bumaliktad ng maluktot yung dila ako, nagsasalta ako ng wika. Before that day, nauna sila alis, nababtay sa Holy Spirit, nag-usap sila. Parang gusto ko rin. No, nagkaroon ako ng nice, nasa. At nung gabi na yun, nag-speak it down ako. Tumantua ako, amen! Ito yung gift na hindi ko makalimutan, nagsimulaan ng pampung-pamp, naging pampulit. Life talaga. Amen? Tayo pumikit mga kapatid, amen?
Hallelujah. Gawin tinatawag po natin yung ano, the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, 1980, wala akong hinayaan.
naranasan ko sa libutan ang pangit. Nagkaroon talaga ako na talaga ng ibang desire sa Panginoon. Gusto ko siya, gusto ko kaptan lahat sa Panginoon. Gusto ko kaptan lahat sa Panginoon. Gusto ko kaptan lahat sa Panginoon. Gusto ko kaptan lahat. Amen. Amen. Oh, oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Amen. Oh, kayo rin mga kapatid. Kaya niyo gusto mong kaptan lahat at gusto mong Panginoon. Lalo pa ang kalawag ng Espiritu Santo. Ang Espiritu sa lahat ng persona. Hallelujah. Mura ba 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 yung sigarabase? Oh God. Pastor Diyo, pwede ba ito lang? Pwede Panginoon Diyos ka. Kaya pumugit tayo mga kapatid. Pumugit. Let you close our eyes, amen. Concentrate on receiving and receiving the Holy Spirit. Lord, amen. So, magiging ito, Lord, pinapatong namin na may dito sa mga taong ito, Lord. Hayaan mo, Lord, matanggap nila, Lord, ang kaloob. At ito'y mag-resulta na sila makapagsasalita na wika, Panginoon. Nakatunay, tinigap nila ang Espiritu mo, Panginoon. Pari, amase, kundo, mase. Sige, mga kapatid, amen. Oh, receive the Holy Spirit. 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 Oh, and life, and never go. Receive the Holy Spirit. Di na magigat mo na ang ating buhay. Hallelujah. Pray for this sa ating mga kaibigan na ito ng Pagpagpagpun. Our leaders of Ashes po, if you can assist us. Amen, Jesus. Yes, Lord. Yes, mula sa Jerusalem, sa Reyes, sa Maya at sa pinakaduloy ng daigdig. Ang mga nasarap natin ito ay bunga ng mga tao na nag-guys upang abutin sila. Kaya ang desire po natin ngayon ay lahat po tayo magamit ng Panginoon. Tayo ay tunay na maging daluyan
Kaya sa mga kapatid namin nandito ngayon sa harapan ito, patuloy namin inaalok sa iyo ang sa inyo ang pagmamahal ng Diyos, ang mabuti ng Diyos, ang pagbabago na dulot ng sa pagbabago ng kanyang Banyang Espiritu. Sa habang nakataas sa ating mga kamay, patuloy natin desire na tayo baguhin ng ating mga puso mula sa kalooban at ibon tayo mga anak ng Diyos. Magbago po tayong ng ating mga puso, lalo tayo maging desire sa Panginoon. Hindi ko alam ano ang nasa puso natin at may offer ko na binigay para sa ayon, para tayo mga tumagal naman ng Espiritu. But I pray that you will have desire. Magkaroon po tayo ng pag-anayas sa tunay na magamit ng Panginoon at tayo patuloy na puso-puso ng Panginoon upang maging ilaw at asintahan sa libutan. Kaya ngayon sa umagang ito, Panginoon, malapit kami sa inyo, lalo po ko sa unang-una sa aming mga kasamangyan na mahal na minamahal mo, niligtas mo sila sa araw at sa kadiliman. Mula sa kasamaan, Panginoon, talagang ko na hindi ka pa tapos sa kanila, papatuloy ang daligtas at papatuloy ang kanilang buhay sa ang kanilang buhay kasama mga Panginoon. Ngayon, bilang first fruit namin, Lord, sa aming pag-mission sa Banyuhay, O God, inaalay po namin ang mga kapatid namin na nasa kapag ito, O God, na tunay na sila ang magsimula ng pagbabago sa kanilang pamilya, sa kanilang pagkabaligan, Lord, maging halimbawa sila anong magagawa mo sa buhay ng mga taong binago mga Panginoon. Kung paano binago si Brother Noel, O God, at sila pa mga adumantin sa ganong bisyo ay kayo mo rin gawin sa kanila itong Panginoon sa pangalan ni Jesus. Pero diyan, dalangin po namin, ikaw po patuloy kumilos sa kanilang buhay. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin na maging halimbawa at maging kalakasan nila, Panginoon. At sa bawat isa po sa amin na nandito ngayon, sa pangalan ni Jesus, diyan, dalangin po namin na ikaw nga po ang tunay na bibigyan ng desire sa amin na kami ay tunay na maggamit mo, tunay na kami ay magbago. Kung mayroon mga kami mismo ay may mga struggles, God, sa pangalan ni Jesus, O God, ikaw po ang patuloy magbigay sa amin ng kalayaan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at tunay nga aming darinig sa bagong ito. Sa pangalan ni Jesus, O God, lahat ay gamitin mo na maging ilaw at nasinan sa libutan, maging daluyan ng tubig na nagbibigay buhay. Kasi mo nauuhaw ay tunay makakatagpo mula sa aming Panginoon. Kaya salamat sa iyo dahil alam mo namin na sa umbulas oras na ito, sa darating ng mga panahon, Lord, ay patuloy kami nilalakad sa iyo. Ang buhay namin ay para sa iyo lamang at ang aming paglilingkod, Lord, ay hanggang walang hanggang, Panginoon. Kaya salamat sa iyo sa lahat ito ay patuloy mong mabiyayaan ang bawat sa patuloy mong pag-ibig ay lagi namin maranasan. At ang ibig ng patuloy ng paggabay ng Banal na Espiritu at pagpuspos niya ay tuloy namin tanggapin, Panginoon. At lahat kami na patuloy magiging sa iyo, patuloy na hayo at sasangkapan ng Banal na Espiritu. At ito'y kami diyan dalangin sa parang namin, Panginoon Jesus, at lahat ay masabi ng tatlong malakas na Amen. 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 Sa Wednesday po ay gusto namin lang kayo makasama dito po. Ayan. God bless po. Kamayin po natin ang mga kaibigan. Sila po ay...